clips, yung video clips po na nakita nyo po kanina. Yung pinakita po namin sa screen. Yung mga nag-comment dyan na, ano, na malayo ang tingin. Piloto. Ayan. Ano po yung kanina sinabi? Guwapo. Humble. Gratitude. Ayan. From Bella Grepo to God be the glory. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am Bella. Okay. Hindi ko na po papatagalin. Papakilala ko po sa inyo ang aking best leader. Please all welcome Mr. Robert Glenn Heraldo. So, ayun po. Good afternoon, good morning, or good evening po kung saan man kayo sa mangsulok ng mundo. Ako nga po pala si Robert Glenn Heraldo, yung nakita nyo po kanina. Ano po ako, seaman, di po ako piloto. So, ngayon sa ginagamit kong mic, mukha akong piloto. Ano? So, maraming salamat po sa mga guests po namin na talagang nagbigay ng time para mag-join dito sa Zoom namin. Talagang na napakaswerte nyo po at talagang mahal na mahal kayo ng mga taong nag-invite sa inyo. Kasi nga po, ito po talagang yung product namin talagang napaka-amazing. So, alam nyo ba yung reason kung bakit ako nandito? Yung host na yan po na si Jorel Ramirez, isa po yung artista. Kung hindi nyo alam or yung iba dyan, baka ay familiar yung muka. So, sabi nga ng iba, yung mga guest ko dyan na bago, sabi nila, parang namukhaan daw nila. So, si Jorel Ramirez po ay lagi po siya sa JMA. Kung alam niyo yung unanay, isa po siya doon. Tapos, yung tao na yan, nakilala ko siya. One time, meron pong teleserye shoot, Love You Too, sila niya Gabby Concepcion. So, si Jorel, doon ko po siya na-meet. One time lang po kami nag-meet doon sa shooting ng Love You Too, JMA po. So talagang after nun, alam mo yung sa unang kita mo lang sa tao na yan, parang takot pa nga ako kay Jorel. Kasi Jorel, sobrang tangkad niyan. Ako, maliit lang ako eh. 5'7 lang ang height ko, si Jorel, tangkad niyan. Tapos, grabe, kami nagkwentuhan, ganyan-ganyan. Makin mo sa shooting, talaga napakahirap. May call time ka hapon. Tapos yung uuwian, madaling araw na. Tapos nung time na yon yung shoot na yan, inabot ng madaling araw, tapos meron pa akong shooting ng yung kalaban ng MMK, ano ba yun, magpakailanman. Ay hindi, tadhana pa pala sa Pampanga. So, muntik na akong maiwanan ng service kasi nga may next taping pa. So, si Jorel talagang grabe yung support niya. Sige, pare, sige, habulin mo kasi sayang yun eh. Sayang yung kikitain kasi kumakin mo, nasa shoot na ako noon. Madaling araw, nadiretso pa ako mag-taping pa ulit ako papuntang Pampanga. So talagang, ang swerte ko, talagang si Jorel, tinutulungan niya ako, may bit-bit ng mga bangko. Sabi niya ganyan. Tapos, ayun, after the following day, talagang, wala, hindi na kami nakita noon. So nag-message siya sa akin, sabi niya sa akin, pwede ka bang ma-invite nito ganyan? Sabi niya, alam mo ba yung ginagawa natin? Hindi tayo magkakotse dyan. Hindi natin mabibili yung, iyak na naman ako. Talagang swerte ko, grabe. Sinsya na po, talagang na-invite ako ni Jorel. Sabi sa akin niya, makakabili ka ng mga gamit na hindi natin mabibili pa na taping ka. Kasi alam mo ba, pag sa taping ka lang, sa showbiz, ang akala ng iba, pag nag-showbiz na, akala ng iba, ang laki na ng TF, ang laki na ng sahod. So talagang iyak na ako. Stop. Naka-share pa pala yung aking screen. Pansin na po kasi ako yung technical. So yung nakalimutan ko na i-stop sharing po, no? So talagang swerte ko. Sabi ni Brother Jorel, sabi niya, brother, punta ka sa MOA. Sabi niya, magdala ka ng kaibigan mo. Kasi sabi niya, may pupuntahan tayo doon. Manood ka lang. Tapos sabi niya, may free na pagkain. Sabi ko, ano kaya yun? Tapos ang ginawa ko, parang naka-shirt lang yata ako noon. Tapos timing din, kasama ko si Bart. Invite ko si Bart, pumunta doon. Tapos, ayun, pagpasok sa room, sa One Esplanade, lahat, ang daming nakaitim. Sabi ko, wala, ano to? Nakakayang pumasok. Tapos, ayun,
doon niya na sinabi, sabi niya, alam mo pa, yung kanina, yung sa autism niya na anak, sabi niya, yung matagal na, 6 years na yung anak nila, hindi nakapagsalita, ayun, nakapagsalita na. Tapos ang daming testimony, umakit sa stage. So, doon talaga, agad-agad, talagang, sabi ko, grabe to ha, sabi ko, nakakaibang ano to, nakakaibang product, nakakaibang company, kasi nga, talagang tinutulungan po nila, kung sino po yung mga sakit, yung mga hopeless, pati yung mga walang pera dyan, yung mga naghihirap, talagang tinutulungan po nila. So, ayun, may next na ano, yung may mga OPP na kami sa office, ayun, lagi pumupunta doon, talagang ano, ibang klase. So, yung kasama ko si Bart, sabi nga sa akin ni Bart, ano daw, ayaw niya, sabi niya, ayoko niyan, sabi niya. Bart kasi ano yan, bata, 22 years old, taga-Isabela, sabi niya, ayaw niya daw kasi, ano, mag-business na lang daw siya. Sabi ko, ang tagal kong, ang dami ko nang napunta ang ibang bansa. Kasi nga, yun nga po yung sa likod ko, nakita niyo po yung barko, yan po yung previous na, ano ko po, trabaho po, isa po, nagsiman po ako sa offshore. Offshore po yung offshore field, pero yung sa barko po kami. So, yan po yung nakikita niyo po dyan, lahat po dyan na barko po. Iba-ibang klase po dyan, may mga drilling po yan, yung barko na may paa, kung wala po, kung nagtaka kayo, bakit may paa na barko? So, yung mga barko na po na yan, ay ano po, offshore work po yan. So, yung last ko po is Liwi Constellation. Pero yung isa, yung, kung alam niyo po yung nag-salvage nung barko na nasadsad sa Palawan, ito po yung Jascon 25. Sila po yung nag-salvage noon, kinarga po yung sa barko na yan, Jascon 25. So, after noon, pumunta sila ng Singapore, nag-join ako dyan, kasi nga mayroon kaming project dito sa, ano, sa Singapore. Hanggang, ano, hanggang napunta ako sa ibang barko, nag-resign ako, napunta ako ng international, yun nga yung Liwi Constellation. So, yung operation po namin, kami po nag-cable laying, tapos cable laying, pipe laying, yung ang tubo, mas malaki pa sa akin, talagang pwede kang pumasok. Yun po yung nililay nila from, ano yun, sa Africa, sa Gabon, doon ko, yun yung first time ko na nag-join, yun po yung ano, nag-build ng mga platforms, and sa Europe, sa Amsterdam, then yung last namin sa Gulf of Mexico, USA, sa USA, tapos ang ano noon ginagawa, cable laying from the shore going to offshore. So nung una, akala ko yung offshore is land, yun pala, offshore is in the middle of the sea. So ayun po, nag-resign po ako ng pagsisiman. So total na 6 years po ako nagsiman. So nakita niyo ka po kanina sa pictures, talagang akala niyo kung sinong bata na yun, talagang walang ano, parang wala. Kasi nga po, laking mahirap po kami. So hindi ko na kailangan i-explain lahat kasi mama, iyak na naman ako panong galing kasi po ano ko lang po 'yon, i-reserve ko lang po 'yon sa career testimony po. Abangan niyo po ulit. Hi. Oh, ito po, ito po yung itsura ko noon, ganyan, sobrang payat. Alam niyo po, yung pagsisiman, pag buwan sa barko, sabi nila, "Siman, malaki yung kikitain mo kasi siman." Sabi ang sasagot ko, "Idi wow," 'di ba? Alam niyo ba pagsisiman, wala kayong off day doon. Pag once na sa barko kayo, araw-araw kayo may trabaho. Alam niyo pag nagkasakit kayo, kung kaya niyo pang tumayo, talagang trabaho pa rin kayo. Hindi kayo makakapagtrabaho kung talagang hindi kayo makatayo kung ano na kayo, talagang nakahiga na lang po kayo. So ayan po, iba-iba po 'yan, yung mga diving boat, yung Toise Paladin. So ang dami-dami pong lugar na napuntahan ko na po. Kaya napakaswerte ko rin kasi nga, yun nga, parang from the start talagang nagsimula ka, janitor ka lang sa barko. 'Di ba? Naglinis ka na lang ng toilet. So minsan nag-rough sea. Minsan bubulwak na lang yung toilet. Gulat ka, no? So ganyan, napakahirap. Yung nakita nyo kanina, yung uniform ko, bakit siya half moon? Kasi nga ano ako, catering. So sa catering department po ako, hindi po ako yung marine engineering, hindi po ako yung marine transportation na nagbitiltig po ng kalawang sa labas. So ayun po, mas mahal po yung sahod ng mga gano'n, yung matitig-tiltig galawang kasi nga po, sobrang hirap po ng trabaho. Tapos kami naman po, talagang centralized aircon po. So after nun, ayan po, matagal na itong picture na to eh. Nung, wow, si Iman, si Dudong, oh, sabi niya, high salary, free travel, pretty ladies daw, no? Sabi nila, every port report, pag si Iman, ganyan. Sabi nila, si Iman daw, manunloko. Pero hindi ako noon kasi nga, bawal sa amin yan, so offshore. Yan ba sinasabi sa inyo? How about the uncertain life, risky job, homeless sickness, no good signal, seasickness, bullshit superiors, no proper sleep, init, lamig, alon. Yan po yung naranasan ng mga seaman. Grabe yan. So yung barko namin na yan, yung sa likod ko na po, yung ginawa kong visual background ko, grabe yan.
Sa Amsterdam po kami, nag-i-snow. So, tayong mga Pilipino, talagang hindi po tayo magtatrabaho. Majority sa mga Pilipino, bago yung papasok sa trabaho, ang ginagawa niyan talagang maligo muna. Ganun. Pero ako grabe, para akong nag-ice bucket challenge nung time na yun. Kasi yung barko namin, walang heater yung toilet. Talagang kailangan, ano, titiis mo. So, snow, init, alon, talagang minsan natutulog ka na. Bigla ka nalang magulat, nalaglag ka na sa, ano mo, sa higaan mo sa barko. So ayan po, after noon, kasi bumagsak yung price ng oil, nag-resign po ako sa pagbabarko. Tapos ayan, tumambay ako ng isang taon, mga ganyan, puro barkada, punta sa mga bar, mga ganyan. Tapos ayan po, napunta po ako ng showbiz. Ayan nga, dun ko na po nakilala si Jorel. So ayan po, pero yung iba diyan, yung iba ay parang familiar yung mukha. So ako po yung ano, pag nanonood po kayo ng suko, ako yung doon lagi po lumalabas sa suko. So yung mga TV commercials, mga ganyan. So talagang hindi po pala basta-basta, sabi nila pag nag-aartista ka, nag-aactor ka diyan, sabi nila, "Wow, laki naman, ang ganda naman ng ano mo, ganyan ganyan." Hindi nila alam na talagang grabe din puyat, ganyan, grabing puyatan din 'yan. Tapos ang sahod, depende yan kung may anong role mo, may mga ganun. So yun dyan, yung may police dyan, lagi ko yan sinasabi, upcoming film po yan, hindi pa siya natapos, meron pang 2 days na natira. So makikita nyo po yan sa ano, sa sinihan. So lagi ko po siyang tawag doon, nakalimutan ko ito kanyang sabihin. Kasi po, Ilonggo po si Dudong eh. So pasensya na po. So ayan po, napunta po ako sa Reway, talagang na-meet ko na po yung ano, talagang ang dayong mababait na tao. So ayun nga po, talagang kagabi, kahapon, talagang grabe ang habol. So grabing nakakaiyak din kasi mamakin mo yun, kahit hindi mo ka-team, tutulungan ka. So di ba? Sabi ko nga sa iba. Akala ko pag may mga ganyang grupo, may mga team by team, politics na agad. Lumakin mo dito sa Reway, kahit hindi mo ka-team, talagang ano, talagang mapagmahal, talagang ano ka talaga nila, talagang parangalan ka nila, talagang parang kung kumbaguhan ka pa lang, talagang grabe silang mag-alaga sa inyo. Tapos grabe, ibang klase talaga to, talagang hindi pa ako nagsisisi na nanito ako sa Reway. Yun nga, kagabi talagang sabi ko parang bahala na si Lord kung ibibigay sa akin yung rank na 2-star, ganyan-ganyan. Kasi alam nyo ba, mahirap yung ganyan eh. Mahirap magkakaroon ng rank. Pero sabi nila, Clem, sana pag nag-rank ka na, sana huwag kang magbago. Kasi nga po, ako, lumaki ako, ano eh, hindi pa ako nag-grade 1, kinder pa lang ako. Ano na ako, choir na ako sa simbahan. Kaya ganun. Kaya alam ko din yun yung mga tama at mali. Kaya, promise ko sa kanila, sa mga tumutulong sa akin dyan, oo, hindi ako magbabago. Kaso nga lang, yung minsan, yung sobrang bait mo, minsan inaabuso ka na. So yung iba dyan, yung minsan like parang supsuplado ako, kaya minsan kasi stress na ako, ganyan. Pagpasensya nyo na po ako kung may ginawa man akong kasalanan sa inyo. Pero thank you very much kasi nga kayo yung lakas ko dito. Dito lang ako kung kailangan nyo ng support, mga ganyan, sa technical. Kahit na puyat na ako, parang gusto ko lang sumuko, pero hindi ko kayang iwanan eh. Kasi nga, mahal ko kayo. Gusto ko kayong tulungan. Kasi nga, yung iba, sabi nga iba, Selenia, si mga senior na, di ba? Siyempre, mahirapan din sila sa mga technology, ganyan. Pero ako, hanggang kaya ko, kaya nga sabi ko sa iba, sabi ta sana matuto din sila. Kasi nga, time welcome, hindi naman po lahat ng oras nandyan ako, ganyan, di ba po? So, kailangan din natin magsikap. Di ba kasi, kanya-kanya yan eh. Alam mo yung sa business natin, ano yan, talagang business natin yan, alagaan natin yan. Talagang ano, pangalagaan natin. Huwag po natin sayangin yung pagkakataon. Kasi nga, yun nga, dapat ano, magtiwala ka sa sarili mo. Gusto mong yumaman? Sabi nga, pinagalitan kayo, like yung may mga leaders kayo dyan, kung pinapagalitan kayo, huwag kayong magtampo, huwag kayong agad-agad na pupunta kung saan. Ayoko na, susuko na ako sa buhay ko. Huwag kayong sumuko kasi nga, habang may buhay, may pag-asa yan. Huwag kayong sumuko kasi grabe. Pag sumuko kayo, talo kayo. Kaya laban lang sa buhay. So, sa mga baguhan dyan, sana na-inspire kayo sa buhay ko. Yun lang yun po. Konti lang wrap up ng aking in-explain sa inyo. Talagang ang ganda po dito sa Reway. Hindi ko na kailangan. May nagtawag sa akin, Clem, i-present kita. Mayroong commercial. May project. Ganyan. Kahapon, kaka-message lang. Sabihin ko na lang, ma'am,
please ibigay niyo na lang po sa iba kasi po ang dami po diyan nangangailangan ng trabaho. Paki-ano na lang po, ibigay mo na lang po sa kanila. Kasi po ako, masaya na po ako dito, nasa bahay lang ako, busy po ako sa Zoom, ganyan. I am busy, spreading hope. Yun, di ba? Kasi ang dami, talagang ang dami na pong natulungan ng Pure Cheer. Talagang yung ate ko nga, yung goiter niya, ilan lang, grabe. Yung nanay ko, may heart problem, matagal na rin siyang nagbi-maintenance, ilang capsule lang din. Talagang natulungan. So, magkitiwala ka ba? Mag-ano ka pa ba? Kung talagang nagdadalawang isip ka pa ba? Huwag ka na magdadalawang isip pa. Talagang, alam mo, nagsimula ako dito. Nakilala ko to month of May, nung in-invite ako ni Jorel. Alam nyo ba, naging member lang ako September 11, kami ni Jorel. So, ang ginawa namin, talagang trabaho muna. Talagang grabe yan. Mag-OPP kami, pupunta kami sa iba't ibang lugar, malalayo ilan. Sila Coach Al, mga ganyan, kasama naman yan. Kaya I am very thankful talagang ganyan. Ila Boss Karen, Ati Joby, Sis Connie. At dito sa Sterling Movement, talagang, ayun nga, talagang hindi ako nagsisisi na nandito ako kasi nga, grabe. Yung ating napaka-generous na Team Elite Pegasus, kay Ma'am Jedaline Monte, ayun nga, thank you very much. Ayun nga po, like, wag niyo po i-compare yung ibang team kung bakit sila ganyan, ganun. Kung pinapabayaan lang sila, tingnan mo yung nangyayari sa kanila. Yung anong gusto niyo, pababayaan kayo? Hindi kayo disiplinahin. Hindi magbabago ang buhay niyo. Talagang kung matigas ang ulo niyo, kung talagang mataas talaga yung ego niyo, kung mataas yung pride ninyo, hindi kayo asinso, talagang maista kayo diyan. So kailangan talaga tanggapin niyo kasi nga po wala pong wala naman po tao na perfecto, di ba? So lahat tayo nagkakamali din. So kung nagkamali man yung isa, patawarin natin. Ganun yun eh. Ganun ako klaseng tao, yung inaway na ako. So hindi ako yung taong talagang magtanim ako ng galit. Huwag kayong magtanim ng galit kasi tao lang din po tayo. Para po pagdating po natin sa kabilang buhay, ayun. 'Di ba? Masaya, wala tayong sa mundo, wala tayong kaaway. 'Di ba po? So, ayan, maraming salamat sa mga co-leaders ko dito sa Reway. Talagang I am very thankful talaga na nandito ako. So, laban lang sa buhay, 'wag sumuko. 'Yun nga, grabe. Talagang I am very blessed. So, 'yan po, 'yan yung aming year-end party. So, kung makikita niyo doon 'yan sa pa-party ng ating napaka-generous na Team Elite Pegasus. So, yun po, talagang kailangan po natin, laban lang sa buhay, huwag sumuko. Huwag kayong magpadala sa emotion ninyo, yung tampuhan, tampo-tampo kayo. Pag magtampo kayo, talagang yung sinasabi ko kanina, mahirapan kayo mag-grow. So, kung gusto yung mag-grow, tanggapin nyo lahat, empty your cup. Yun nga sabi nila sa training namin, di ba? You should know how to empty your cup. Kasi nga, pag hindi mo yan ginawa, talagang mahihirapan kang baguhin yung sarili mo. Ako, iba't ibang lahi ng nakasama ko. Minumura na ako. Sabi ng Malaysian sa akin, budo. Hindi niya, alam yung budo, gago. Sabi sa akin ng Malaysian, mga welding, yung mga scaffolding lang ng platform. So ako naman kasi, napaka-bright kong bata. Na talagang inaaral ko yan, yung mga lingwahe na yan. Napaka-clever ko talagang bata. Aaralin ko yan kung hindi ko naintindihan. So, ayan, marunong ako mag-Malaysian, marunong ako mag-Indonesian. So, tarima kasi banyak-banyak, kawan-kawan ko, di sana. Kung sinong marunong mag-Indonesian, Malaysian, talagang, ayun. Nag-start talaga sa hirap lahat-lahat. So, nakitaan ng potential, like ako. Ayan, nanggaling sa steward na nagbigay ng toilet, naging chief steward, alam yung chief steward, supervisor, hanggang naging camp boss. Camp boss po ang tawag po sa catering manager po pag sa offshore ka na. So, ayan po, talagang ang lahat po tayo, yung teacher ay nanggaling po naging estudyante po yan. So, lahat po tayo, tanggapin po natin kung anong po yung mali natin. Wag tayo magsasabi na kaya ko yan. Wag po kayong, yung natamaan po dyan, wag po kayo magalit sa akin. Kasi, niremind ko lang din po yan para din po lumakas yung loob ninyo. So, once again, thank you very much, Brother Jorel. Napakalaki ko talaga. Noong last time na nagka-re-testimony ako, nakalimutan ko pa ngayon si Jorel eh. So, talagang sorry talaga Brother Jorel nung time na yun kasi talagang yung haba kasi ng kwento ko nung last time nung nasa Career Testimony. So ayun guys, sa mga baguhan diyan, wag na po kayong magdadalawang isip pa. Totoo ba talaga 'to?
totoo ba talagang si Riway? Talagang uuto talaga siya, grabe. Ang dami na po namin natulungan na tao. So ayan po, nasa office na ako, nakikita nyo. Hindi na po ako sa barko, nasa Riway office na ako. So maraming salamat sa inyo, talagang nagtsaga kayo, nagbigay kayo ng oras nyo. Napaka-bless nyo po at saka sobrang mahal po kayo ng tao na nag-invite sa inyo. Walang-wala kayo ngayon. Grabe. Alam nyo, yung na sinabi ko kanina, nagsimula kami sa wala, nagtrabaho kami. Pabenta pa isa-isa. Sabi nila, ay mahal yan. Okay, sabi nga ni Dr. Leo Olarte, huwag kang sumuko. Sabi niya, pag may mga negative na tao, iwasan nyo na, huwag nyo nang kulitin kasi nga, pag negative yan, mahirap yan ni talagang ipupush talaga, no? So, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Ulit-ulit lang sinasabi ko kasi nga, yung aking kamay, nagtitiktikal din po. So, thank you very much po and good morning, good evening kung saan man kayo dyan sa like for example, sa mami po ni Brother Jorel, no? Kina Tita Maria Lourdes, marami po. Nagtsaga po kayo para po mag-share po ng hope. Thank you very much po. Thank you, Robert Glenn. Ayan. Nakalimutan ng Robert Glenn. Alright. Sa mga guests po namin ngayon na interested po na to purchase the product, tsaka sa mga guests din po namin na mga interested to join our company, sa mga gusto po maging distributors or resellers in every areas, please stop nyo lang po yung mga nag-invite po sa inyo. And sana invite po namin kayo ulit tomorrow. Marinig nyo po another powerful speakers again. Ito pong presentation na to is brought to you by Sterling Movement, headed by our Pegasus, Ms. Jedaline Monte, incorporation by with